Isang maulan na umaga rito sa RJ's Farm. So continuous yung dalawang araw na pag-uulan, buhat ng dulot ng bagyong Dodong. Ayan. So ayan yung Mount Arayat, natatakpan ng kalahati. And then napansin ko yung ulap na ganyan. May tinatawag yan sa Amerika eh. Hindi ko alam anong tawag ng klase. Mamaya ilalagay ko na lang kung ano. Yung para silang hugis, ano, hugis spaceship. Ayan. Nakikita ko yan sa mga ano, sa YouTube din eh, tsaka sa Google. So check muna natin yung mga tanim nating mga mulberry ubas. Ngayon, alam naman natin na number one na kalaban ng mga ubas ayang ulan. So tingnan natin kung nakasurvive yung mga puno ay mga bulaklak nila. Kasi halos dalawang araw nang non-stop yung ulan. So yung mga Black River, bugbog sarado na naman sila. Mangilan-ngilan na lang yung mga magsusurvive siguro rito sa mga ano, ayan. Na ano na sila ya, na nagpa-brown. So hindi na tayo makapag-spray. And then ito yung mga mangilan-ngilan na magsusurvive. Ayan. So makikita natin konti lang yung bunga niya. Pero pag maganda pa yan. Pag lumaki sila niyan, malaki-malaki kasi hindi sila siksikan. Ayan. So yung mga Black River natin dito, medyo madamot or hindi pa talaga sila makabagbunga ng madami. So siguro pag may net na to kaya may ayan, to mga black river to eh. Siguro kung medyo gumanda na yung panahon niyan na siguro after one day, bukas pa yun o ano. Eh mag-spray tayo. Kagaya nito ayan. Ayan. Namatay na agad siya ng ano. Mga naninipsip. So galing muna natin sila para makarecover. So, may bunga pa siya. So na lang mga mangilan-ngilan ang alagaan natin. Kasi ang mga bunga kasi ng Black River malalaki eh. Kaya kahit konti sila, maganda pa rin tingnan, malalaki sila. Then itong mga itong mga peyton natin, nakakabawi na. Then check din pala natin yung ano. Ito yung mga katauba natin na nilagay lang sa tubig. Ayan, nag-ano sila. Medyo kaya nagdahon na sila. Iba na nga matay na ito. Ita-transfer na lang natin sila sa lupa. Sa pot seeding bag. Yung isa dito namatay. Then check natin pala yung ano, yung na graph natin na di pa tinanggal natin yung takip pero nabasa ng ulan, di kaya sa nabulok. Ito pa yung mga ilan lang. So pagdapos na siguro ng bagyo nito, siguro mga next after 2 days siguro doon pala tayo makaka-spray nito. Ito yung sinasabi nila na once na bumubukad ka siya tapos nabasa. Ayan na. Maano siya. Nasusunog once na in bloom sila tapos nababasa. Tingnan natin yung dinugtong natin. Kung hindi pa siya natunaw. Ito makakabawi din to pagdating ng
pag-araw. Ito yung ano natin, tinanggal natin yung plastic. Ay, may ano pala. Ayan, nakasurvive naman pala. Hindi siya nabulok. Ah, nabulok or nalunod. Ayan na siya. So, ano muna? Babalik natin yung plastic niya kasi baka malunod yung ano. Malunod siya. Ayan na yung plastic yellow. Para hindi siya malunod. Tinanggal ko kasi to nung isang araw, tapos pagkatanggal ko biglang bumagyo. Ayan. Para ano siya. Chinyek lang natin sila kasi kahapon din na tayo nakalusong dito. Then ito yung natin. Ayan, tuloy pa rin pala yung ano niya. Yung hindi pa na ano yung bulaklak niya, ayan no. Andiyan pa rin. So ayan, din tagal tayo. And then dito ang balak natin. Siguro pag malaki-laki na yung maitudugtong natin na sanga doon, eh maglalagay din tayo ng Baikonur dito. Ito Baikonur. Then ito na medyo nabubulok sila. Siya. Hindi naman nabubulok, na overwater yung mga natin kung anong problema. Send natin sa group para malaman natin kung anong mga dapat ganun. Ito nilagyan natin ng tali kasi natutumba siya. Pero pag matigas na yung lupa, lalagyan natin ng ano to, ng tulos. Check natin yung mga ano natin, mulberry. Sabi ni tatang medyo nagtubig daw. Kaya ang ginawa, inayos yung kanal. Ayan, pinalabas niya yung kanal dito. Pero okay lang naman sila, kahit magtubig yan. Ayan, dami na nila. So tayo, nag-aantay lang tayo ng mga 2 weeks na lang yan, or ano, pwede na yung mga mulberry. Ayan o. Ayan sila. Bali, itong pagkakabunga ng mga mulberry ngayon, matataas kasi hindi pa sila nagsasanga sa ilalim. Yan ang ano niya, pag first pruning mo. So, sa susunod yan, dito na sa baba sila maglalabas. Kagaya nito, nagsasanga. Ayan. So, mapapansin natin parang nawala yung mga fruit fly ngayon. Sa ngayon, sana hindi na sila bumalik. Ayan, ito sila. So, ito sila. Siguro, within 2 months, 3 months, pwede na naman natin silang pakinabangan itong mga mulberry na to. Sila. So, nag-aantay na lang tayo, mahinog. Pero di kagaya dito, ito matured na. Maraming sanga sa ilalim and then marami pa rin bulak. Bunga, ayan. Matured. Check muna natin yung mga Brazilian naman natin. So, ito nilagyan ng plastic. Pero parang magmumuisa tayo yung plastic. Tingnan natin kung basa. Di naman basa. At least nanahanginan pa rin. Ito, mahaba. Tingnan natin pag mahaba.
lang muna para for pictorial only. Dami nila. Nilagyan natin ang plastic. Buti na ilagay. Ayan, ito yung maganda. Ayan. Then ito pala yung mga yung black giant natin. Ayan. So hindi pa siya namumunga ang black giant. Kulang pa ata sa pagkakatali. Ikot natin siya. Ayan, hindi siya umikot. Yung black giant. Wala pa siyang bunga. Pero yung austerki may bunga na eh. Mga bunga na to. Tinanggal lang. Pero siguro kung ipurun mo na to. Dalawang austerki. Ay, ito meron siya. So mapansin natin yung bunga ng austerki. Yung pag yung bago pa lang kulay white. Tang. Then ito yung namunga dati. So, kita natin namunga ulit siya. Pero itong mga ganitong kalaki na malalaki ng mga bunch, hindi na natin to pinapatuloy kasi sayang lang yung kinukuha niyang sustansya kasi hindi naman siya aabot sa ano eh. Sa pagkahinog, matatanggal din natin niya kasi sa pagpupro natin ng October or September. So sayang lang din yung kinakain niya na sustansya. And then nandito oy si ano. Kabuti. May lason to eh. Kabuti ni Super Mario. Ayan. So siguro sa susunod, ito ipapaano natin to. Pupuro na natin to. Ito kahit malaki yung trunk na ito kumpara dun sa dalawang medyo maliit sa kanya. Nung nagprune kami ng tatlo na to, nagbunga lang to dalawa. So hindi pa talaga siya matured. Kaya siguro ngayong season na to, mamumunga na to ng medyo marami-rami. Ito isang failed graft natin. Nag-fail tayo rito. Nabulok siya. Ayan. Nabulok. So, sinubukan natin dito. Hindi siya na buhay. Saka yung isa dito. Tingnan natin kung nabuhay yung isa. Parang hindi ata. Ah, patay na siya. Nag-brown na eh. Ayan. Patay na siya. So, hanap ulit tayo ng may dudugtong. Ito sinasabi kong Brazilian na kailangan ng ano. Sobrang dami rin mamunga. Ito, dapat ganito lang siya. Kukunti yung ano dapat. So, sa isang araw titining natin doon naman. Kaayusin natin yung mga sanga niya. So ito. Ito, napansin natin ang Brazilian talaga malakas sa ulan. Yun nga, ang dahon niya malakas sa ulan. Pero yung berries niya medyo mahina. Mabilis magbatik. Pero yung puno niya, ayan, hindi sinatalaban ng mga batik-batik sa dahon niya. Malulusog yung mga dahon.